Ito naman, Our Lady of Kay Sasay Church, circa 1911. Ayan yung katulad yung nasa babang painting. Oo, yung malaki. Ayan yung picture na pinagbasihan nila. Talagang may crack yung may crack ano. Talaga. Ayan kasi after volcanic eruption, alam mo nung nagputok ang vulkan last 2020, yan din yung affected area. Ito kasing area na to, may bahay na, actually bahay siya ng cousin ko. Oo. Sirang-sira din yung pader niya, yung ano niya. Pero kaya na-restore na. Oo. Kaya lang every time daw na mag-earthquake na ano, yun pa rin. Kasi may fault line sa area. Eto, saan ito? Ito, hagdan-hagdan. Doon yan. Atasay, diba yung kay Sasay. Yung atawag dyan, San Lorenzo Ruiz Step. That's 125 steps. Papunta yan. Ang baba kasi dito, eh, kay Sasay Church, doon sa hotel nyo. Sa Paranoes. Oo. Yung pababa nun, ayan na. Nasa ah, ito kayo, yun. Pababa yan. Pero pwede may... Pwede nyo puntahan yan mamaya. Ah, sige, puntahan ko nga yan. Diba? O, sige. Puntahan natin yan. Okay, so dito nga tayo nag-i-stay ano, dito sa Paradores del Castillo. So, punta tayo ng ano, ng Miraculous Well of Santa Lucia. San Lorenzo Ruiz Steps. Stop. Okay, so ito mga inaapakan natin na ito. Oh. Di ba? So granite ito guys. Ayan. So 125 steps na tinatawag ano. Ayan. Okay. So naku-curious akong makita yung tinatawag na Miraculous Well of Santa Lucia. Ayan. Ito yung coral stone arch na itinayo pa taong 1600. Ang baba nito. Wow. So mukhang mahihirapan tayo na umakyat dito. Madali ang pababa eh, pero yung paakyat ang mahirap. So kung makikita nyo itong ano, itong bato na to, kita nyo talagang lumang-luma na. Ayan, talagang lumang-luma na siya, no? So dito sa Taal, Batangas, yung weather, paiba-iba. So mamaya aaraw, tapos biglang uulan ng malakas. Tapos aaraw na naman and then biglang uulan ng malakas. So ngayon kakatapos lang ng ulan kaya nakalabas na ulit ako. Ayan. Okay, so isa ito sa mga tourist spot dito sa Taal Heritage Town. Kaya dun sa mga kababayan natin na mga, dun sa mga kababayan natin na pupunta dito, nako, kailangan yung puntahan ito. Parang sarado. Paunawa. Ayun o, Miraculous Well o. Mukhang sarado. Ayan natin. Miraculous Well. Ayan siya o. Yan yung pupuntahan sana natin. Yan. Yung arc na yan. Ayan o, makikita nyo. Itinayo pa siya. 1611. Pero parang sarado. Under renovation ba siya? Tingnan natin. Ah.
yung simbahan. So hindi tayo pwedeng pumasok, ano? Kasi ayun, Barrio Kay Sasay. Parang wala yata dito. Nako, mukhang under renovation nga. Mukhang wala nang daanan dito. Wala yata tayong makikita dito. Sarado, under renovation nga siya. So hindi natin siya mabibisita ngayong araw. Sayang. Sige na, balik na tayo. Ayan siya yo, Santa Lucia Well. Sarado. So hindi natin siya mabibisita ngayong araw. Sayang. So nandito tayo mismo sa bungad ng Arco. Ayan. So ito palabas na ng Heritage Town. Tapos dito yung loob ng Heritage Town, ano. Tapos dito makikita natin itong mansion dito. Pero hindi ko alam kung pwedeng pumasok, pero mukhang hindi kasi naka-padlock. No. So alam na this. Ayan, oh, kita nyo. Okay. Pero walang ano eh, walang sign dito sa labas kung kaninong bahay ito. Walang marker or kahit man lang sign na name. Ano? Wala eh. Eto naman, same thing. Wala ding nakasulat dito sa labas, ano? Eh, hindi natin ma-recognize. O hindi natin malaman kung anong name ma-recognize. Ano? Tapos dito, ito chapel, St. Peter Chapel. Forinaria. Ayan, Forinaria Parlor siya. So doon tayo galing, nandun yung Arco, ano? Okay. Halika na, balik na tayo.
Okay, pabalik na ako ng ano, hotel. Kasi, anong oras na ba? Mag-alas 8 na. Oh, mag-alas 9 na pala. Okay, so nagbabalik tayo dito sa Parish of St. Martin, ano? And pasok tayo dito sa simbahan. Okay, so nagtutour lang tayo dito sa simbahan, ano? So kung saan kaya yung paakyat dito sa mismong tore? Ano natin? Baka hindi dito. Ano? Hanapin natin. Kasi balita ko meron daw paakyat dun sa taas. Sir, hindi po. Manila. So, nagtanong ako kung pwedeng umakyat pa dun sa taas. So, sabi nila, sabi ng guard, hindi na raw pala pwede, sarado na. Kaya hindi tayo makakakyat dyan sa taas ng simbahan, ano? So, uulan na naman. O, kita nyo. Kanina, mga bandang alas 7, medyo maaraw-araw na ng konti. Tapos ngayon, kulimlim. Mamaya, malakas na naman ang ulan. Tapos, mamaya, aaraw ng konti. Babalik na tayo ng hotel. Okay, so tapos na tayo dito sa ating take 2 ng Taal Heritage Town. Dito nga sa Batangas. And maraming salamat sa walang sawan yung panonood and patuloy na nag-aabang sa ating mga video. Thank you so much po sa inyo. So, paalis na ako ngayon. Ngayon din yung aking check-out. Saan ba ako galing? Ah, dito. Ayan. So, again, maraming salamat sa mga nag-aabang. Ano. And, grabe, super nag-enjoy ako dito sa pagbabalik ko dito nga sa Taal Heritage Town. Alam niyo, happy ako doon sa ano, kung saan ako nag-stay ngayon na hotel. Ang Paradores del Castillo. Super happy ako kasi unang-una malinis yung hotel. Grabe ang linis nila doon. Super. Yun kasi yung number one na tinitingnan ko every time na kapag magbabakasyon ako or mag-i-stay ako sa isang hotel. Yung unang-una kong tinitingnan. Of course, dapat yung location ay malapit sa lahat ng pupuntahan ko, ano, lahat ay accessible, di ba? And syempre, about naman sa food nila, not bad. Wag lang kayo mag-expect ng fancy food. Baka kasi mataas yung expectation niyo sa mga food nila rito. Ano, kasi yung mga food naman nila rito is more on local, ano,
And ayun, so happy ako dun sa ano, Paradores. Hello. Hello po. Ayan. So kung i-rate ko yung hotel kung saan ako nag-stay ngayon, siguro 9 out of 10. So again, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Muling pagsama nyo sa akin dito sa take 2 ng Taal Heritage Town. And I'll see you again on our next vlog. Bye everyone!